Madami na ang nagtatanong bakit hanggang ngayon ang 3-team trade ng NLEX Road Warriors, Blackwater Bossing at ng Tropang Giga involving Troy Rosario ay hindi pa na-approve ng PBA Commissioner's Office. Isa nga sa pinag-uusapan ngayon sa social media kung bakit hindi pa na-approve ang nasabing trade transaction ang rights ng Blackwater Bossing kay Ganuelas Roser or kay Brandon Ganuelas Roser. Si Brandon Ganuelas Roser kasi ay nakuha lang ng Blackwater Bossing sa nakaraan PBE draft sa number 1 pick. Remember, merong rules ang PBA na basta number 1 pick, hindi agad ito maititrade sa iba't ibang team. Dapat maghintay ang may-ari ng nasabing rights kay Brandon Roser ng 2 years bago pa ito maitrade. Kaya naman ito ngayon ang pinag-uusapan sa social media. Bakit nagkaganon? Bakit kaya pala hindi agad-agad ito maaprubahan ng Commissioner's Office? At inamin din mismo ito ng may-ari ng Rain or Shine Elasto Painters nang interviewin ng Philippine Daily Inquirer na meron ngang ganon rules ang PBA, pero it's a gentleman agreement at hindi ito memorandum ng PBA. Kaya anytime ay pwede ngang mapunta si Matt Ganuelas, rather si Brandon Roser sa NLEX Road Warriors. At meron ding pag-amin ayon mismo kay Mr. Homer Sison ayon sa kanyang kuliglig na instead na si Troy Rosario pala ang nasa package, dapat daw si Dave Marcelo. Pero nahiya ang management ng MVP kaya naman isinama sa package si Troy Rosario para matuloy ang nasabing trade transaction para daw maging patas. Pero ang pinag-uusapan ngayon dito, bakit ibibigay ng Blackwater Bossing ang kanilang number 1 pick papunta sa NLEX Road Warriors? Mismo ang Blackwater management ang nagsabi gusto nila ng long term na player sa pagkuha nila kay Brandon Roser. Bakit ang nangyayari? Nag-iiba na ang ihip ng hangin ngayon. At take note ha, si Troy Rosario noong 2015 ang nag-draft dito ay ang Blackwater Bossing din. At mismo inamin din na may-ari ng Blackwater Bossing na badly needed nga nila ngayon si Troy Rosario. Hanggang ngayon, meron inamin ganun ang Blackwater management. Kung badly needed nila, bakit noong 2015 ay binigay nila ito sa Tropang Giga? Bakit nila ibinigay din ang rights nila kay Mikey William? Bakit nila ibinigay si Bobby Ray Parks Jr.? Ilan lang ito sa mga malalaking pangalan sa PBA na dapat pagmamay-ari ngayon ng Blackwater Bossing. Kaya naman, bago pa man daw aprubahan ng Commissioner's Office ang nasabing trade transaction, ay di timbangin muna kasi magkakagulo ang PBA. Samantala, hindi lang pala si Troy Rosario ang mayroong problema. Pati ang Magnolia Pambansang Manok naghahanap ng isang backup point guard sa ilalim nila Mark Baroka at Gio Halalon kasama si Polly na magkukomplement sa bench. At target nga makuha ng Magnolia Pambansang Manok si Alex Cabagnot. Matatandaan, siyam na buwan na mahinga si Alex Cabagnot dahil sa kanyang injury. Sa ngayong paparating na Commissioner's Cup ay available na muli si Alex Cabagnot at umiinit na naman ang usapan na magbabalik na ito sa SMC management. Pero hindi na sa San Miguel kundi sa Magnolia Pambansang Manok. Kung sakaling matuloy ang nasabing trade transaction ay malaking tulong si Alex Cabagnot sa lineup ng Magnolia Pambansang Manok dahil mas lalong lalalim ang lineup nila. Ang tanong na lang, sino naman ang ibibigay ng Magnolia papunta sa Terra Firma Jeep? Ito ba'y bench players or future round picks na
po pwedeng makatulong naman sa Terra Firma Jeep. At take note ha, ayon sa ating kuliglig, once ma-approve ang trade transaction sa 3-team trade ng Elixir Warriors, Tropang Giga at Black Quarter Bossing, meron susunod na pasabog na trade na naman ang SMC team na kung saan nakabingbing ngayon o nandoon sa table pa ng Commissioner's Office. Hinihintay lang maaprubahan ang 3-team trade ng MVP Group at susunod na ang SMC. Kaya yan ang ating pakaabangan kung kailan ito mangyayari. At bago nga natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir JMR Cuarte, Joshua Giray sa Giray Family, Espejo Family at Rosales Family ng Turno Manila, Renato Dineros, Scott Ranger, Jim Du, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy Bulacan, Lotto Jack Patrisol, Ribin Pasdasas, Jose Ambata at si Mr. Ricky Lanza ng Ricky Rider TV. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.